Alright, good day mga kabitrides. Welcome back to our YouTube channel. So, today mga kabitrides, gaya ng pinangako sa inyo sa last review natin, review part 1 natin ng Kobe products mga kabitrides, which is yung dashboard wax tsaka yung tire black solution. No? Ang next na i-review natin mga kabitrides, from Kobe pa rin, no? Which is ito, yung helmet disinfecting foam. So yan, ito na yung susunod na natin i-review mga kabitrides, no? Gagamitin natin siya sa helmet natin mga kabitrides. Lilinisan natin yung helmet natin yon. So bali nandito si Ryzen ZX550 mga kabitrides, no? And then si Evo SBX01. And then meron pa akong lilinisin sa mga kabitrides. Ito, yung half face ko na helmet mga kabitrides. From Evo pa rin, no? So ito na yung item natin mga kabitrides, no? Kobe helmet disinfecting foam. So yan, tatry natin siya sa mga helmet natin mga kabitrides. And then pakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit, no? Ano pa hinihintay natin? Simulan na natin ang ating review part 2. So yun mga kabitrides, welcome back again. So, ito na. Gagamitin na natin siya mga kabitrides. So, first mga kabitrides, basahin muna natin yung instruction niya. No? So, sa application, bago natin siya gamitin, shake well before use. Spray foam on padded lining. Allow it to act white. Wipe with dry cloth. So, after daw natin ma-spray to sa loob ng helmet natin, no? Hayaan lang natin ng mga 1 minute, no? And then, yun, saka natin siya punasan ng malinis na basahan. No? Shake well muna natin siya, mga kabitrides. Shake, 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 shake. Okay. So, buksan na natin. So, ang una natin i-sprayan, mga kabitrides, ay yung ito, si Ryzen ZX550, mga kabitrides, no? Ayan. Ito yung una natin yung spray. So ayan. Sa pag-spray mga kabitrides, hindi na natin kailangan tanggalin yung pinaka-foam niya. No? Kumbaga, spray directly talaga tayo. Wala, spray na natin. Pakita ko sa inyo kung paano siya magre-react. Ayan. So kung makikita nyo mga kabitrides, pagka-spray na pagka-spray pa lang talaga, no? Nagaano na siya, nagre-react na siya. Nagkakaroon na siya ng mga foam-foam. Tingnan niyo. So, spray lang natin maigi, no? Hindi ko alam kung ano eh, kung dahil lang ba sa dirt ng helmet natin kung bakit siya nagre-react ng ganyan. Pero, based kasi sa rimbang review, natural lang daw yan na mag-react. After natin ma-spray ang mga kabitrides, no? Hayaan lang muna natin siya ng mga at least 1 minute lang para lang mag-soak in yung solution sa loob. Ang bango niya, yung furnace. Para siyang pabango. So yun, na-spray na natin yung Ryzen ZX550 natin. So patong lang natin siya dyan sa tasa. Hayaan lang muna natin siya matuyo. And then, next nating i-sprayan mga kabitrides, itong Evo SBX01 natin, no? So, yan. Ganun lang din, no? Spray directly sa loob mismo ng helmet natin. So, yan. Make sure lang na na-sprayan natin ng maigi yung bawat part ng loob ng helmet natin. So yan. Ayan. After natin siyang ma-sprayan mga kabitrides, XBX01. O ganun din, hayaan mo na natin siya ng mga ilang at least 1 minute
para mag-soak in yung ano solution sa loob. No? So, kung makikita nyo, para siyang ano, yung icing. Patong lang din natin dyan. Ayan lang natin siya mag-ano. Soak in. Saka natin siya punasan. And then next natin mga kabitrides, yung half face natin na helmet. Yung Evo pa rin. Nating isprayan yung half face natin na Evo, then Ryzen Evo SDX01 natin. So, kayaan muna natin siya dito. So, after natin ma-isprayan lahat mga kabitrides, punasan na natin to. Yung una natin in-isprayan si Ryzen ZX550. Ganun lang siya kadali mga kabitrides. Pagka-spray, diretso punas na rin. Yan, so bali na punasan na natin yung loob niya mga kabitrides. So napakabango niya mga kabitrides, amoy siyang bagong laba, no? Kumbaga sa naglaba mga kabitrides, ito na yung pinaka alternate way. Kung wala kayong time maglaba ng mga padded ng helmet niyo, ito na yung solusyon mga kabitrides. Yung Kobe helmet disinfecting foam, no? So wala nang maklas-maklas na padding foam sa loob, diretso spray na. Then, hintay ka lang ng mga kahit isang minuto para mag-soak in yung pinakasolution sa loob. Then, yun na. Punasan mo na siya. Instant cleaning, kumbaga. So, yun nga lang mga kabitrides. Siyempre, in-spray natin siya ng disinfecting foam, no? Medyo masama-sapa talaga siya. Though, ano naman to? Madali naman matuto yun to mga kabitrides. Kumbaga double purpose na rin talaga tong Kobe helmet disinfecting foam ng mga kabitrides. Bukod sa nalinis mo na yung loob ng helmet mo, no? Bumango pa siya at the same time. Multi-purpose talaga siya. Tsaka less hassle din kasi nga hindi mo na siya kailangan maklasin para sutin o laban. Sprayan mo lang nito and okay na. Instant cleaning talaga. Sunod natin po punasan mga kabitrides yung huling in-spray natin yung top face natin na Evo. So yan mga kabitrides, bali tapos na natin siya ma-sprayan yung tatlong helmet natin sa loob. No? O nga pala mga kabitrides, bago ko makalimutan, pwede rin pala gamitin to sa outer layer ng ano natin. Kasi na kami yung shell ng helmet natin. No? So pakita ko lang din sa inyo. So, isprayan natin ito mga kabitrides yung labas ng helmet natin. So, kung makikita nyo, nagre-react din talaga siya. So, meaning madumi yung helmet natin. So, yan. So, gaya ng ginawa natin ng kanina, hayaan lang muna natin siya. Then, isprayan din natin yung labas ng SDX natin. Ayan lang natin siya mag-sit dyan mga kabitrides. Then last, yan ulit natin. Ito talagang need to sprayan yung labas nito mga kabitrides kasi medyo madumi-dumi kasi itong helmet. Itong half piece ko. Sprayan lang natin. So, bali, tapos na natin siya may sprayan mga kapitrides. Tatlong helmet natin. So, hayaan lang natin siyang mag-soak in for a minute ng mga kapitrides. Then, saka natin siya ulit punasan. A few inches later. So, yun na nga mga kapitrides. Tapos na natin i-review gamitin itong Kobe disinfecting foam. No? So, sa isang bote nga pala nito mga kabitrides, sa 450 ml. So, yan.
Medyo hindi ko naman siya naubos. Meron pa naman siya, marami pa naman siyang laman, no? Kasi tipid-tipid lang din naman yung pag-spray natin. Kaya magagamit pa natin itong mga kabitrides sa mga susunod na lilinisin natin yung mga helmet natin, no? Gaya nga sinabi ko, no? For easy cleaning talaga ito, mga kabitrides. And then, for easy deodorization, no? Kumbaga, multi-purpose talaga siya, mga kabitrides. Bukod sa nililinis na niya yung loob ng helmet natin, no? From all the dirt na nandoon sa loob ng helmet natin, no? At the same time, pinababango din niya yung loob ng helmet natin. Kumbaga, helmet freshener na rin talaga ito, mga kabitrides, no? So, yun. Shoutout from Kobe, mga kabitrides. Maraming salamat sa item na to, no? So, yun. Balit, tapos na natin siyang malagyan, mga kabitrides, yung mga helmet natin, no? Medyo basa nga lang siya. Siyempre, patutuyuin lang natin siya ng konti. So, mamaya pwede na ulit gamitin to. Nawala yung ano niya, yung amoy kulob niya sa loob, no? Ayan. Then, yung SBX-01 natin. Ayan. Mabango rin, no? Malinis na siya. Ayan. Goods. And then, yung half face natin, mga kabitrides. So, yun lang mga kabitrides. Maraming salamat sa inyo, no? Share ko lang talaga sa inyo itong review ko for the Kobe Helmet Disinfecting Foam, no? Part 2 ng review natin sa Kobe products na nakuha natin noong EvoFest 2022. So, sana nakatulong sa inyo itong video na to, mga kabitrides, itong tutorial natin. Try nyo rin itong Kobe Helmet Disinfecting Foam sa mga helmet ninyo, no? Kung mga ano kayo, wala kayong time maglaban ng mga helmet nyo, yung mga paddings, no? I think marerecommend ko sa inyo to, no? Itong Kobe Helmet Disinfecting Foam para panlinis sa ating mga helmet. So yun lang mga kabitrides, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga subscriber natin diyan na patuloy na sumusuporta sa YouTube channel natin. Patuloy na nanonood ng mga videos natin regarding sa reviews, tutorials, accessories, maintenance, and then sa mga rides na rin natin, mga kabitrides. So maraming salamat sa inyong lahat, mga kabitrides. Stay safe, ride safe always. Peace out.